magandang ano po, Kasinet, magandang gabi po sa ating lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. So nagawa tayo ng update sa kalan natin na automatic dahil maraming nagkagusto. Pero Kasinet, mahirap naman din gawin. So ang gusto naman nila ngayon, ignition switch tapos may battery operated na Kasinet. Talagang ano na to, paganda ng paganda pero pahirap naman ng pahirap na. So ito Kasinet, sana ito ang may-ari dito taga Mindanao. So pinalitan niya eh, itong diameter ito 4.5, so pinalitan niya ngayon ng malaki. So ito ngayon malaki, di sa east talaga ito. So nag-request na naman siya na ignition switch, battery ignition switch. So pag gamitan natin na ignition switch with battery operated na rin, so magkasinit, medyo ano na yun, talagang mahirap din mag-set up na ganun Kasinet. Yung ignition switch mahirap din kasi maglalagay ka na ng mga kwan, mga bracket combination na naman tayo sa ignition switch. So medyo mahirap na rin, at saka imbis mapadali tayo, medyo babagal tayo dahil imbis tapos na. So additional na naman yung ignition switch, tapos yung mga ganyan kasi nito, gagawa na naman tayo ng mga control. Ito lalagyan ko ng fuse mula sa power, punta muna sa isang switch may fuse bago dito sa switch ng blower. So ganyan mga Kasinet. So pakita ko lang mga Kasinet, pansinin nyo mga Kasinet. So ito nag-operate na to ng ilang saingan mula kagabi hanggang ngayon maghapon. Pagka hindi tayo nagpadingas ng papel, wala siyang kusot mga Kasinet. Oh, hindi pa ako naglilinis ng chamber sa loob. Kung tinignan mo siya, oh, wala siyang kusot. So yan ang kagandahan pala sa ignition switch. Hindi tayo agad-agad maglilinis dahil wala siyang naiiwang kwan. Manipis lang yung kusot na iiwan. Kunti lang talaga kasi wala siyang papel na nagiging abo sa ilalim. So ito, hindi ko na to ibinta dahil ano to, parang prototype. Kaya pinakapalan ko na Makasinit yung chamber. Dati 6mm lang, ngayon sinapawan ko pa uli. Oh. Oh, tingnan mo kasi nito. Tingnan natin yung bilangin natin yung sapaw. 1, 2, 3. So tag 3mm naging 9mm na siya. So ang bigat na nga niya. Oh. Ito, heavy duty na 'to kasi tang tawag ko dito, heavy duty. 4 in 1/2 heavy duty dahil nagiging 9mm. So yung natitira doon 3mm, tapos sasakloban sa dalawa nito, tapos umabot pa sa dito, magiging 12 na. Sa bandang gitna, 12mm na yung kapal. Ibig sabihin, matindi na. Heavy duty na yung kwan natin. So, ang kintab kasi nito. Kahit nagamit natin, kunting punas-punas mo lang, kintab ulit. So, ang kagandahan pala sa ignition switch, malinis sa ilalim. So, subukan natin ulit kasi net, pakita natin kung gaano kaganda. Dahil maraming nag-order na naman ito, na hindi ko pa nga talaga perfect yung paglalagay ng ignition switch. Pero naumpisahan ko naman, gumagana naman. So, pagka tag one click na lang yung switch mo, ayun na, perfect naman kasi net. So bibili ako ng mga brand new na ignition switch dahil mayroon palang mabilhan. So ito kasi, itong ignition switch kasi nit, ano to, 3 years na to namin ginagamit. Giniba ko yung ano ko, gas stove, giniba ako. Pero pag brand new siguro, malakas siguro yung spark ng ignition switch. So ang unang isdiskarte sa pagpadingas, yung langis
So kasi dito langis. Yung langis na 1 liter, hinaluan ko rin ng 1 liter na krudo para siya ang unang foundation doon sa flooring. Huwag ka munang maglagay ng langis galing ng tangke dahil walang halo ng krudo. Maglagay ka muna dito. Yan. Yung langis na may halong krudo, 50-50. 1 liter krudo, 1 liter langis. Yun yung una mong ilalagay sa flooring. Yan, kasi nga po kaya natin, no? So, mayroon na yon. Okay. So, pangalawa kasi net, lagay na natin yung timber. Grabing kabigat na, kapal na. Yung nagsalubong sila sa gitna, nagsalubong sa gitna yung timber na to. 12mm na. 12mm is still less. So, ganyan na kasi nito. Tintab. So, ngayon na naman, nalagyan na natin ang foundation na krudo 50-50. 50% krudo, 50% langis na used oil. So, lagyan naman natin ng gasolina. Yun yung pangpasiklab. Doon na natin itatapat kasi na sa nozzle. Nozzle na naman ng ignition switch nozzle niya. Pinaka-nguso. So, huwag muna natin i-click. Kasi pag kalalagay mo lang ng gasolina na basa, ayaw din niya magsindi. Kailangan niya patuyuin konti. So, bago natin i-click. Kung minsan ay 6 na click, 10 click ko bago nagsindi. Kasi nasubukan na natin kung ilang click. Ah, dalawa lang kasi net. Dalawang click lang. Sindi ka agad siya, oh. Ganyan kasi net. So, ang gasolina yon halo. Gasolina at saka krudo na 50-50. Kailangan malakas siguro yata kasi net dahil yung espiritu ng gasolina kung naubos yun, mamamatay din. Sinubukan ko kaninang tanghali. Pag hindi mo nilagyan ng krudo, gasolina lang asahan mo, wala, mamamatay pala. Dahil saglit lang maubos yung espiritu ng gasolina, mawala din siya, mamatay din. O kasi net saglit lang. Pagka-click mo, ilagay ka ng condition langis at saka 50-50 krudo, buhay na kagad o. Para lang din gasol. Galing, ganda kasi net. Wala pang dumi sa ilalim ng chamber natin, walang dumi. So, battery operated pa rin tayo. So, kasi net, nag-charge ako. Ngayon, yung charger natin kasi nito. Yung charger natin, 12 volts. May charger tayo para dito na. Nagustuhan ko na yung battery operated. Dahil kakaiba. Dahil doon tayo magsaing sa ilalim ng kamanggahan, alam mo yung battery. Bit-bit mo lang yung bigat na battery. Uy, di na kasi net. Saglit lang kasi net. Turuin mo, switch natin kaagad, liyap kaagad. Umpisa na yung apoyo. Siguro mga taga, kadali lang yan. Para rin yung gasol. Parang gasol na talaga. So, sa mga customer ko ngayon, wala na. Gusto nang magpalagay ng ignition switch at saka battery operated. Baka sinit, napahirapan na ako ngayon. So, wala na akong maghanap pa ako ng mabilhan ng mga jack. Yung female at female, male at female ang hinahanap ko ngayon, mga sinit. Eh, wala dito sa amin eh. Ito, kinahoy ko lang to sa appliances ko sa ano to eh. Sa sound system ko. Yung female at saka male jack. Kaya na kasi kinahoy ko.
Bababa lang sa bayan, yung malaking bayan, baka may nagbibinta ng mga complete electronics. Yung mga ganun, female and male jack ng ano, 12 volts. Pwede kasi net. Madali lang din i-set up. So, ganyan lang kasi net. Ang bilis, grabe, ganda. So, patayin natin uli. Kasi sinubukan ko minsan pagka init siya, binuhusan mo ng gasolina, parang matuyo ka agad, matagal siya magpa-start ng ano kasi net, ng ignition switch. So subok tayo uli para kung magbinta na tayo, hindi rin din mahirapan magpa-dingas yung magiging customer natin. I-condition muna natin itong modelo natin na with ignition switch. Dito magasinit sa ilalim na sa side na yan, nandoon yung pinagmula ng ignition switch nandoon Yun yung kwan. Spark plug. Ganyan ang nakita ko kay kwan Kay Kuya RS. Kaya RS din yung spark plug ng RS. Nandun. So, kayo na lang, kung kayong gustong gumaya, mag-isip na lang din kayo kasi ako, pinag-isipan ko rin yung ginawa ni Kuya RS. Nasunan ko naman. So, mayroon siyang tutorial dyan Kunyo kasi nito, init pa yung chamber. Tuyo pa yung dulo ng ignition natin, ignition switch sa dulo. Tingnan natin yung buhusan natin ng gasolina. Kung ubra ba yung mainit. So, tingnan natin kasi nito. Kung ilang click. Dalawang click lang din. Dalawang click, andar kagad. Yan kasi net. Yung ganda. Kala mo gasol. Sinet. Liyab kagad. Di gaya nung noon nagpadingas-dingas pa tayo ng karton, tagal pa natin hintayin. Kasi hindi na, basta yun lang kasi net, diskarte lang. 50-50. Yung iba na gumagamit ng denatured, eh mahal yung denatured. Kahit gasolina na lang. Sa akin, gasolina Gasolina na unleaded pa unleaded. Baka malakas pa mag-liap yung special. So, ang discard nyo kasi net, pag bumili kayo ng krudo, 1 liter krudo, 1 liter din na langis, use oil na langis, ipaghalo nyo, yun yung unang ilagay mo sa flooring ng chamber. Kahit palagay mo, maglagay ka doon ng kwan. ml, basta ano lang, mabasa. Ano lang, mga 1.8 inches, 1.8 dyan sa flooring. Ayos na yun. Huwag lang malalim kasi pag masyadong marami na, parang hindi rin gano'ng nagliliyab. Kailangan na 1.8, 1.4. Pwede na yun. Yung 50-50 krudo at saka langis. Tapos buhusan mo ng gasolina doon sa may dulo ng ignition switch. Bilis kasi nito. Pag sindi mo, on mo yung control, wala na, liyap ka agad. Bara din, gasol na lang. Kasi nito, gasol na tayo ngayon. Kabilis. Kaya, ngayon kasi nito, gusto naman yung mga customer ko na ganyan na yung disenyo natin. Lagyan na tayo ng mga ignition switch with battery operated. Ako medyo
madagdag ng konsumasyonet, madagdag ng bagal na kunti, pero kalalabasan, ganda naman. I think na. So, yun na naman kasi. So, yung chimper ko ngayon kasi net, yung pinagsalubungan sa gitna, naging 12mm. Pero doon sa may baba, pinakababa, at saka sa pinakatuktok, 9 lang. Pero yung pinagkasalubungan nila sa gitna, nagiging 12mm na. So, sinubukan kong pabagahin kasi net, hindi na magbabaga. Wala talaga, hindi siya magbabaga. Magbabaga dyan sa may ano lang. Dyan sa may hasang-hasang niya, sa may curb. So, dito lang kasi nagbabaga, pero sa chimper wala kasi sobrang kapal. Sa salubungan pa lang niya, 12 na, gano'ng kapal yung 12mm ng stainless. Grabe kasi kaganda na. So, paganda ng paganda, mas lalo naman din na pahirap ng pahirap din ang ginagawa din natin. Pero okay lang makasinit. Sa invento na to, natutuwa din ako na natuklasan pa natin yung mga bagay na high-tech na talaga. So, marami palang mabili mga kasinit ng ignition switch na brand new. So, sige, kung ito na itutuloy natin, puro na tayo ignition switch with battery operated magasinet. Yan ang ipauso ko. Lahat ng lumalabas na pang household lang, pang household, lahat na ignition switch with battery operated na, para makita yung kasinet kung gaano na tayo ka advanced na naman konti. So ito ngayon, ang request na may-ari, medyo duty ito, pero lagyan natin siya ng ignition switch dito. Ignition switch. So, battery operated. Tapos, control sa kurente rin. Dito rin, dito sa baba na yung control niya. Tapos, takpan natin kasi nito. Para pag may halipawa, mabuhosan ng sabaw. Hindi malunod yung pinaka-panel board ng switch, yung pinaka-kwan niya, yung volume controller, yung kaya nito, kaya nito kasi nito, mayroon siyang panel board sa loob din. Kaya siguro takpan sa ilalim, doon ilalagay yung pinaka-control ng mga gadgets kasi nito, diba? Kaya mayroon na kasi net, wala talagang kahit tumitin mo ng dalawang araw, hindi ka pa maglilinis sa chimper kasi wala siyang kusot na marami. Hindi gaya nung maglalagay ka ng papel, karton, maliban lang kung tisyo, puro kung tisyo ang gagamitin mo, parang manipis lang yung kusot niya dahil yung tisyo is talagang carbonation. Pinong-pino yun, pero yung karton na pumuntigas yun kasi net, lalo na pag hindi na ubos, nasunog sa umpisa pala pang palingas mo, tapos lumubog sa langis, wala na, nagiging buo siya, buo, parang uling matigas. Kaya maraming kusot yung chimber mo sa loob, tapos mo nagsaing, pag natuyuan nakikita mo, maraming kusot. Pero ito, wala kasi net dahil wala kang nilagay na papel, wala kang karton. Ngayon na dinubli ko kasi net, dinubli ko. Kapal na yung chimper, gumanda pa yung apoy. Yan o, grabe o. So, sobrang liyab. Regular lang na kawali kasi net, nilamon din siya. Ganda na ngayon na dinubli ko, nagiging 9mm ang
chamber ang kapal. So, sinadya ko ng pagkapalan kasi na dahil pang-uso na namin ito pag sarili na namin nakalat. Kasi nagbibinta tayo, ang gaganda-ganda ng ibibinta natin. Yung sarili nating gamit, pangit, ay wala kasinit. Parang mapahiya tayo ng kasinit. Parang uso yan sa ano. Gaya ko kasinit, contractor. Halimbawa, contractor. Pero yung materialis mo sa bahay, tagpi-tagpi. Iba-ibang mga materialis ayon ng mga kasinit. Yan talaga yung ugali ng mga contractor. Parang ganun din sa kalan. Ang gaganda yung kalan ibibinta natin, pero yung pagsarili natin hindi ganong maganda. Yung sinauna pang tradisyon yung naiwan, hindi na pa natin binago. Kaya ito yung bago kong latest na invention. Yan ang gamit namin araw-araw, dahil saglit lang ang padingas. Kaya kasi nito ganda. So shout out sa inyo lahat, bro. Kumusta kayong lahat? Kumusta sa kalan natin? Nag-improve na ba? So ganyan tayo, habang patagal ng patagal, marami din tayong mga experience na dapat pagdaanan. So ganyan lang mga kasinit, habang tumagal, makadiscover pa tayo ng mga magagandang mga invento. Gano'ng kalakas yung apoy mga kasinit, oh. Kaya i-video kita tayo ganyan ngayon. Kaya bumili kayo kasi net, request na lang kayo na gawing 9mm. Pagka 9mm, i-videoti na yan kasi net. I-videoti na yan, tanong mga boy, i-videoti yung chamber. Hindi na magbabaga, hindi na mag-deform. Sabi nila mag-deform. Pero sa palagay ko, hindi. Kasi pag tinanggal ko, ayos pa naman, babalik naman siya sa pinagsakluban niya. So hindi nag-deform. So ngayon kasi net, yung ganda, ito may-ari niya sa may-ari niya nagliyab, transfer niya dito sa Malaki. So dito na naman nagawa tayo ng ignition switch, pero mag-order ako kasi net. medyo matatagal ito i-deliver kasi mag-order pa tayo ng ignition switch sa Lazada. Ignition switch i-order yun, may iwan ko lang kung ilang araw, kaya matatagal natin i-shipping ito. Tapos yung mga jack, yung jack niya sa ano, mga galing ng battery, tapos yung control regulator sa ano niya, sa blower, o order lahat yun, kaya video matatagalan tayo. Kasi ngayon, ang ganda, grabe yung apoy, ang ganda niya apoy. Baga na lang yan yung ano na lang, yung curve sanghasang, dahil doon talaga lumalabas yung apoy. Pero makapal na ano yung kasinit, stainless yung hasang-hasang niya, parang ganito, oh. Dito kasinit 316 na ano to, ang kapal ng stainless 316. Yun din yung nagliyab, 316 din yung kapal ng ano yan, yung hasang-hasang niya stainless. So yun ang kakaiba, ang pakita ko ngayon, ang kakaiba ng chamber mo sa loob, malinis siya pagka gamitan mo ng gasolina pang lingas, hindi yung papel. Pag papel, maraming kusot sa lalim. Pagkatapos mong magluto, makikita mo yung alikabok doon sa lalim na medyo marami. Pero pagka bagong style na to, kukunti lang mga kasinit, yung latak lang siguro ng langis, kasi yung langis may latak talaga, mayroon talaga dumi-dumi yung langis, kaya may latak din konti, pero kunti lang.
hindi gaya nung lagyan mo ng tissue papel, mayroon talaga ng iiwan na medyo marami din konti. Yan ang kagandaan niya kasi nito. So, maganda niya apoy niya. Yung timber niya kasi nito, ang ganda. Walang pag masabing nagpabago. Kasi ang pag pinagsalubungan sa gitna yan, nagiging 12mm na. Dahil tatlong saklob wala sa taas, bumaba pa siya, naging una kasi nit, apat na sapi yung salubong, naging 12 na sa gitna. So, matibay na. Grabe kaganda kasi nit, apoy niya oh. Heavy duty. Stainless pure. Battery operated with ignition switch. So, ganyan na kasi net, ipauso natin. Kaso lang, lahat in-order na. Ignition switch in-order na ngayon. Pag brand new, in-order natin sa Lazada. Itong mga switch dito, iwan ko lang kung may mabili sa amin mga kasi net. Yung mga electronic shop, maghanap pa ako kung mayroon. Yun lang din ang mahirap na hanapin. Pero pag sagana ng ganyan kasi ay walang problema. Para medyo naman pumasinso yung talan natin mga kasinit. Hindi na tayo pasak-pasak pa ng tissue sa gitna, lagay pa ng papel. Hindi na mga kasinit. Buhos ka lang ng prodo at saka yung prodo ng 50-50. 50 prodo, 50 langis, yun yung una mong ilagay, tapos buhusan mo ng gasolina yung dulo ng ignition switch, yun na, liyap na kasi net, diretso na yung apoy, diba, ayan kasi net, ihinit pala, grabe kasi net, wala pa yan sa kalahati kasi neto. Oh, yung volume niya, unang tatabingi pa lang sa lip. Pag i-volume kasi nito, sa paglapasan yung langis, yung wheel distractor sa lumutak sa ilalim, oh. Pagkalsikan yung langis, oh, pabalik sa taas, oh. So, yung kasi nito, pag mapansin yun yung mga usok, mayroong usok na tumatalsik, oh. Langis yun. So, yun, oh. Oh, yung wheel distractor. Oh, may usok na tumatarsin kasi ito. Yun. Langis yun. Pagkong sa gilid, oh. Layo talsin yung wheel extractor, oh. Grabe. Ayan kasi na, naka-charge tayo. Para yung battery natin, kargado. Kahit mag-run out pa ng dalawang araw. Hindi pwede kasi, net sobrang lakas lumalabas yung langis. Grabe naman kalakas ng lamutak ng langis. So ganda. O kasi net, pag click mo lang ganyan, mayroon na kaagad power, oh. Yan ang kagandahan pala nito, kaya gustong gusto to nila ni paring Larsky, paring Jaime. Dahil pag-click mo lang, mayroon kaagad. May kaagad ng kwan. May supply na kaagad, oh. So, shout out sa inyong lahat, mga Exona sa Bisaya. Di ko na lang yung pangalanan. Buong Kabisayaan. Buong Bisayas at saka buong Mindanao. Mga sambuang ginyo. Kital Ustedes Ali. Buenas noches. Yan mga kasinit sa Visayas, mayong gabi sa inyong tanan. So sa lahat ng mga viewers, lahat ng nag-comments sa channel ito, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga vlogger na gumagawa ng kalan, maraming salamat sa inyo. Shout out sa inyo lahat na lagi kayo rin sumisilip sa channel ko. Ako naman magkasinit. Kuminsan hindi na ako makakomment sa inyo, pero sumisilip ako sa lahat ng panyo.
ginagawa nyo. So lahat kayo nakikita ko ang kasinet. So viewers din nyo ako. Viewers din. Tumitingin din ako sa mga vlog nyo. So maraming salamat sa inyo po. Sa mga nagtsatsaga na sumisilip sa channel na ito. So ito ang pa-iirali natin, I think. Magsagana tayo mabilhan ng kwan, magsagana tayo mabilhan ng mga gadget na ito, yung mga control, yung control ng blower, ignition switch, yung mayroon tayong mabilhan lahat sa makasinit. Yan na, lahat na ganyan na yung gagawin ko para naman pag may brand out, gumagana pa rin yung kalan. Kasi kahit pumunta ka sa tabing dagat, pumunta ka sa tabing dagat, pwede. Kahit pumunta ka sa sakay mo sa bangka, pwede. Kahit saan ka pumunta kasi na, basta magbawal ka lang ng battery, okay. Hindi ka magutuman, may dala ka lang kalan, may dala ka ng battery, ayos na. Samantala kung may dala ka lang gasol, ito parang laking tanki, mabigat. Di ba kasi net? So maraming salamat po sa patuloy na nagsubaybay sa channel ito at saka patuloy na nagsubscribe ang lahat na ito. God bless sa inyong lahat mga kasinit. So sa lahat ng nagtataka na sumisilip dito mga kasinit, lahat kayo na nagpo-comments kagabi, maraming salamat po sa inyo. Sana po ay lagi tayong pinapatupayan ng Panginoon. So hindi natin magagawa ang bagay na ito kung wala tayong nagbibigay ng karunungan. Ang lahat ito ipabalik natin sa kapurian ng Panginoon dahil siya ang nagbibigay magkasinit. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang gabi. So God bless you all.